Buti naman bumayagan na lumabas tayo ngayon. Bakit naman hindi? Eh kahit nga pinagbabawalan pa rin ako sa bayan na makipagkita sa'yo. Lumalabas pa rin ako kasama mo, diba? Wala lang. Eh kasi lately napapansin ko, eh parang... Parang ano? Parang nagkakalabuan tayo. Galit ka ba sa akin? Sa tingin mo ba, tatakas ako ng bahay para makipagkita sa'yo kung galit ako sa'yo? So, bati na tayo. Kulang naman ang aaway sa akin, eh. Ito naman, oh. O, sige. Ikaw, hindi mo talaga ako matiis. Ano bang gagawin natin today? Ikaw, bahala ka. Kasama na lang ako sa'yo. Tapos, I'm all yours for the day. Tapos, gusto mo mag-date tayo buong araw. Oh, Leia! Hi! Eh, ang ginagawa mo dito? Kakain lang sana ako, eh. May kasama ka ba? Kasi kami, kakain din kami. Baka gusto mong jumoy na lang, sama-sama tayo kumain. Okay lang ba? Oo naman. Di ba, Nicole? Oh. Halika na, tara na, tara na. Tayo. Ano? Tumawag ka ng polis? Oo, Tay. Gusto talaga ako ipahuli. Nanggugulo daw ako. Eh, gusto ko lang naman makausap yung anak niya. Eh, sumusobra na talaga sila. Ano akala nila? Pagkita taxi driver lang tayo eh, kaya nila tayong ganutuhin. Aba, hindi ako papakayag niyan. Talaga? Halika, halika. Where are you going? We're going back there. Kakausapin ko yung impactang nanay ni Casey. Hindi ako papayag na ganutuhin niya ang anak ko, tsaka hindi niya dapat hinahadlangan ng true love. Eh, anak, true love mo ba talaga? Opo, Tay. Oh, halika, let's go, let's go. Let's go, Justin. Basta huwag ka magsasalta. Ako bahala, ha? Dapat dyan, diplomasya. Dapat dyan, mahinaon na pakikipag-usap. Okay? Okay? Okay. Let's go, let's go. Hoy! Nanay ni Casey na masungit! Lumabas ka dyan! Tay, tay, tay. Ang sabi nyo, mahinahon. Oh, ano yun? Eh, basta huwag kang makialam. Hoy! Lumabas ka dyan! Makipag-usap ka sa akin! Nanay ni Casey na masungit! Lumabas ka dyan! Makaguluhan to! Sino kayo? Joeyboy? Casey! You know these people? Casey! Sino itong mga lalaking to? Sabihin mo sa kanila, huwag tayo pigilan magkita. Casey, mahal kita. Mahal mo rin ba ako? Aba! Bumalik pa talaga tong taxi driver na to? Hindi ka ba natakot sa akin? Sonia? Johnny? Magkakilala kayo? Kababata ako si Sonia sa Tondo. Naging nobya ko siya. Matagal din kami nagsama. Pero noon pa man eh, mataas na ang ambisyon niya. Alam kong hindi ako nababagay sa lugar na yon. At alam ko rin na I was destined na yumaman. Dahil mahal na mahal ko siya, dahil gusto ko mabigyan siya ng magandang buhay, umalis ako. Nagtrabaho ako sa Saudi. Para pagbalik ko, mabigyan siya ng magandang kasal. Kaya ang sabi ko kay Johnny, hindi talaga kami pwede. Kasi mahirap lang siya. Walang ambisyon. Hindi tulad ko, may ambisyon. Kaya ako umalis doon. Sumama ako sa mga kaibigan kung may kaya, hanggang sa nakilala ko ang daddy niyo. Na love at first sight ang daddy niyo sa akin. Pagkatapos nun, nagpakasal na kami. Akalain mo ba naman, pag uwi ko galing Saudi, aba, eh nabalitaan ko, ha? Nagpakasal siya sa isang matandang mayaman. Pagkatapos ng lahat ng pinaghirapan ko, kaya yun, lahat ng naipon ko para sa kasal namin, pinambili ko ng taxi. At yun ang naging una kong taxi.
Kaya kung ako sa'yo, Joey, maghahanap na lang ako ng ibang babae. Marami naman dyan eh. Ha? Mahirap pagkatiwalaan yung mga ganun tao. Baka mamaya gawin ni Casey sa'yo yung ginawa sa akin ng nanay niya. Kaya Casey, pera lang ang habol sa'yo ng Joey Boy na yan. Kaya tigilan mo na pakikipagkita mo sa kanya. Carlo! 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 Oh, Coach. Kasi... Carlo, may problema ka ba? Kasi simula nung bumalik ka sa team, parang hindi ka na makakonsentrate eh. Daddy mo ba? Alam mo, mag-usap kami na isang araw eh. Carlo, mahal na mahal ka ng daddy mo. Kaya, you should give him a chance. Coach, hindi ko na ako kasi alam kung saan ko ilulugar yung sarili ko eh. Hirap na ako doon sa bahay ng daddy ko. Si Tita Marisa, ang init ang dugo sa akin. Si daddy naman, hindi na rin ako pwede bumalik sa mami ko eh. Pinamigay niya ako sa daddy ko dahil meron na siya ibang lalaki. Carlo, hindi mo naintindihan ang totoo. Coach, wala naman ako kasi nagsasabi sa akin eh. Para akong bola na pinagpapasapasaan nila eh. Okay, Carlo. Maniwala ka sa hindi. Mahal na mahal ka ng daddy at mami mo. Eh, kung may choice lang ang daddy mo ngayon eh. Alam ko, gugustuhin niya na magsama-sama kayo. Ikaw, siya, at si Evelyn. Sinabay niya ho yun, Coach? Ibig sabihin, mahal niya mami ko? Coach, sabihin niyo nga sa akin, gusto ko lang talaga malaman. Sige na, Coach. Eh, Carlo, wala ako sa posisyon para sabihin sa'yo yung mga bagay na yan. Coach, please. Parang awa niyo na, sabihin niyo na ho sa akin. Eh, gusto ko lang naman malaman yung totoong nangyari sa mami at daddy ko eh. May karapatan naman ako, di ba? Coach, please lang. Ligawan mo yun. Bakit ako? Tiko, si Rene ba nandyan? Wala pa siya eh. Ha? Sige, balik na lang mamaya. Ay, hindi. Dito ka muna. Mupo ka muna dito. Sabahan mo na kami. Inuma ka muna sa amin. Baka sabihin ng kapatid ko eh, hindi ka namin ini-entertain. Hindi, sige. Salamat lang kasi hindi ako marunong uminom eh. Ha? Hindi. Tumagay ka na. Ha? Hindi, sige. Samahan ko na lang kayo sa ano yung kwentuhan nyo. Bad trip ka naman. Sige na, isa lang. Isa lang. Yan. Bakit? Hindi ba masarap? Ha? Ay, kasi hindi imported kagaya ng pinadala ng nanay mo. Hindi. Hindi, okay lang. Sarap nga eh. Sarap? Masarap. Ikaw ba, Kin eh? Seryoso ka ba talaga sa paniligo sa kapatid ko? Ha? Oo, seryoso ako. Talaga? Anong seryoso ka talaga sa paniligo sa kapatid ko? Dapat... Ano kaya? Ito. Teka. Wag yan. Wag yan, oh. Ano kaya? Talagang seryoso ka sa paniligaw sa kapatid. Etong goldfish, lunokin mo to. Ito. Etong goldfish? Yan, oh. Just like, pakitaan mo nga. Eh, mahina naman pala yung isang to, eh. Ito lang yan. Alam mo, kay... Simple lang yan hinihingi. Dabari yung malaki. Diyan pa lang hindi ka na pumapas, ha? Hina ng loob. Hindi! Kaya ko yan! Napahiya mo naman kami niya. Mood. Wah! Tibay, ah! Wow! Gumuguhit ba? Pumapalag ba? Galing ba? Nasa bibig mo pa? Okay ba natin? Eh, ang galing mo! Ang galing mo! Pare! Uto-uto ka pala! Ang galing mo! Galing! Okay, saan ka nanggaling? Ha? Nanggaling ako sa inyo eh. Plano ko sanang dalawin ka, kaya lang wala ka eh. Oo, ngayon
Nandito na ako. Halika na. Ah, hindi. Sige. Uwi na lang ako. Bakit? Akala ko gusto mo ko dalawin. Ha? Rene, kasi ano eh. Parang ayaw yata sa anong kuya mo eh. Kasi parang pinapersonal na yata ako eh. Bakit? Anong ginawa niya? Ha? Wala naman. Wala. Anong wala? Ano namang ginawa nung baliw kong kuya? Wala yan. Okay lang yan, Rene. Manda siya pagdating ko sa bahay. Rene! Wala naman talaga yun eh! Rene! Uy! Sigurado ba kayong hindi ako nakakaabala sa date niyo? Sorry ah. Paano naman, okay lang yun. Tsaka laging naman kami didate nung kami dalawa lang. Mm. So, matagal na ba kayong kayo? Sandali pa lang din naman, mga months pa lang. Hindi ka tulad nyo. Ilang years nga kayong magkasama? 3.5 2.5 Teka, baka naman binibilang mo yung time na nagkasama tayo sa park nun, tapos di ba na-lock tayo sa loob? Oo, tapos yung nandun lang tayo sa taas ng slide, nagkasama na nakita tayo ng guard. Oo nga, alam mo, naalala ko sobrang nagalit si Mama nun eh. Tsaka si Tito Bong, tsaka si Tita Marisa, di ba? Akala nila kung saan na tayo nagpunta. Ito naman tayo nun? I think mga 14. Akala siguro nila nagtanan na tayo. Pero tayo nandun, di ba? Hindi pa nga. Di ba tinatawag-tawagan mo lang ako nung time na yon? Tsaka nagpapadala siya ng sobrang baduy na love note sa bintana ko. Hindi, tayo nun. Hindi pa nga. Naging tayo nung naalala mo yung namatay yung pusa ko. Tapos tinulungan mo akong ilibing siya, gano'n. Tapos depressed na depressed ako, iyak ako ng iyak. At tapos the next day, binili kita ng pusa ulit. Nakamukha ka mukha ng pusa namatay mo. Oo nga. Tapos sabi mo sa akin, hindi ka papayag na ibigay sa akin yun kung hindi ako pumayag maging girlfriend mo. Kasi feeling ko lang na tagal na talaga kita mong girlfriend nun. Ano ka ba? Ang kapal ng mukha mo, ha? What do you think of me, easy? No! Pare, nakita mo ba? Anong sinubo niya yung goldfish? Talagang... Parang tigas ng sigmura nun. Di ko kaya yun. Oo nga, alam mo. Muntik na nga niya iluwa, eh, di ba? Alam mo, sa susunod, galunggong na. Di ba? Kakaya na yun. Oo, kaya niya yun. Kuya, anong ginawa niyo kay Ken? Aba, bakit? Nagsumbong na ba siya sa'yo? Eh, bakit niyo siya pinagtitripan? Pinagtitripan? Alam mo, hindi nga namin siya pinagtitripan eh. Pasalamat ka nga rin eh, dahil pinoprotektahan ka namin. Ha? Oh, tinitignan namin kung hanggang saan ang kaya niyang gawin para sa'yo. Pero alam mo, sinabi ko na nga ba, pare? Lalampalampa yan eh. Wala. Tignan mo, babae pa nagtatanggol sa kanya. Ano ka, ayaw mo nga naman ganyan eh. Ang sama mo talaga, wala kang karapatan para ganunin si Ken dahil hindi ikaw ang pinupuntahan niya dito. Susumbong ko talaga kay tatay. Pare. Mukhang galit na yung uton mo, ha? Alam mo, hayaan mo yan. Lagot sa akin yung kina yan. Namumuro na yan, eh. Uy, Casey, umuha ko kapatid ka kapatid sa tayo ni Mami, ha? Okay. Sige, thank you, ha? Uy, Joey, boy, ingat naman kapatid ko, ha? Okay. Casey, akala ko hindi na ulit tayo magkikita. Pero si Mami. Oo, alam ko. At ang tatay ko. Paano yan? Hindi ka na pwede pumunta sa bahay. Baka kung anong gawin sa'yo ni Mami. Tapos, kailangan maaga na ako umuwi galing school. Baka hindi na tayo magkita. Casey, alam mo, hindi ako papayag na ilayo asahan ng Mami mo. Anong gagawin natin? Dito pa lang. Pero, kailangan lagi tayo magkikita. Kaya papayag yung gano'n. Uy, bulat na yan! Yun! Nibintador! Napulot ko! Uy, paingi naman! Ako nga kung magsisindi ng mga ganun, baka sumabog sa kamay mo yun. Pwede yan, diba? Ayos lang. Saan na galing yun? Ako daw sa Square DJ. Hoy, Ken, halika na dito. Uy. Ha? Ako ba talaga kinakalaban mo? Ha? Ha? Isang tapang mo ngayon.
Nasaan tapang mo ngayon? Para huwag mo itutok, baka pumutok yan. Talagang ipuputok to. Ikaw, abusado ka na, ha? Hindi mo ako kaya, Ken. Hindi mo ako kaya. Anong nagawa ko doon? May problema ka ba? Wala. Eh, ba't kanina ka pa hindi nagsasalita dyan? Nagagalit ka ba dahil sumabi si Leah sa atin? Bakit kailangan ko kayo titahan sumabay sa atin? Eh, sabi niya na gutom daw siya eh. Ayaw naman sabihin sa kanya na kumain siya mag-isa dahil may date tayo. Ang sabihin mo, may feelings ka pa rin para sa ex-girlfriend mo. Eh, no, Nicole, ikaw naman ang girlfriend ko ngayon eh. Kaya pala enjoy na enjoy kang kasama siya. Namiss ko siya dahil malaging hindi nakikita, pero masama ba yun? Masama kung nandun ako at sa harapan ko mismo naglalandian kayo. Wala namang may ginagawa masama. Pero sige, kung yun ang gusto mo, fine. Next time, hindi na lang kita sasama. Okay, tamo, hindi lumabas din pala yung totoo eh. Mas enjoy kang kasama siya kaysa sa akin. Nicole! Alam mo, kung mas enjoy kang kasama siya, fine! Magsama kayong dalawa. Saan pupunta na naman? Sa best friend mo. Di ba naman nasira ang kotse ko? Taxi! Saan kayo? Ikaw? Naku, kung ikaw lang, ayoko na sumakay sa'yo, no? Bakit? Gusto ba kitang isakay? Kung ayaw mo, tumabi ka dyan. Yabang. Yabang. Kala mo. Miss, sasakay ba kayo? Oo. Sasakay din pala. Ang dami pang arte. Tama ba namang sinama niya si Leah sa date namin? Tapos the whole time, pinag-uusapan pa nila yung past nila. Wala man lang siyang pakialam dun sa nararamdaman ko eh. So insensitive. Tapos ako pa yung sasabihan niyang insecure daw. Sabihin mo nga sa akin, ako bang mali? Hindi. Alam mo, wala naman sa inyo tama at mali eh. I guess, hindi lang kayo nagkaintindihan. I'm sure, pag lumamig na yung mga ulo niyo at nakapag-usap na kayo ulit, maayos siya rin yan. Thanks, Carlo, ah. Para saan? Wala lang. For being there. Minsan yun, nagigilty na ako kasi parati na lang problema kung iniintindi natin. Ikaw, kamusta ka na? Hindi, kasi alam ko na yung totoong nangyari sa daddy at mommy. Ano? Johnny, sabi mo nga sa anak mo, layuan ang anak ko. Uy, bakit? Nagmamahalan naman yung dalawa eh. Pabayaan na lang natin. Hayaan? Hahayaan ko ang anak ko mapunta sa isang taxi driver? Oh, eh bakit? Ano naman ang problema sa pagiging taxi driver? Marangal naman ako. Ano ko, Johnny? Hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago. Utak tondo ka pa rin. Oh, eh bakit ikaw? Ha, nakapag-asawa ka lang ng mayaman, nabihisan ka ng maayos, akala mo kung sino ka na magsalita, nagmamagaling ka. Eh pareho lang naman tayo ng pinanggalingan ah. At least ako, nagsisikap ako para masenso. Eh ikaw, anong ginawa mo? Umalis lang ako sandali eh. Pagbalik ko, unang mayaman na naloko mo, pinakasalan mo na. Mabuti na lang ganun kesa maasawa ko, taxi driver. Oh, ayan. Sige na. Magkano? 120. Oh, ano to? Credit card? Anong palagay mo sa akin? 5-star restaurant? Ano? Hindi ka tumatanggap ng credit card? Saan ka naman nakakita ng taxi tumatanggap ng credit card? Ah, cheap ko talaga. Sige, kukuha na lang ako ng cash. Sige, di bali na lang. Di bali na lang. Okay, fine. Tingnan mo to, hindi man lang nagpasalamat. Oh, ba talaga? Ang ibig mong sabihin, mahal pa rin ng daddy mo ang mommy mo? Ang hindi ko naiintindihan,
talaga nauna ang mami ko kay Tita Marisa at kung siya talaga ang mahal ni Daddy, bakit hindi niya kami pinaglalaban? Alam mo, marami pa tayong bagay na hindi naiintindihan. Daddy mo na makakasagot sa tanong mong yun eh. Pero uwi na tayo, pakinahalap na kasama. Carlo? Oh, Ninang Malu. Carlo! Oh, kamusta ka na? Eto, mabuti naman po. Ay, Ninang Malu, si Nicole po, Nicole. Hello. Carlo, tawagan mo naman ang nanay mo. Si Mami na ho kasi nagsabi sa akin na huwag siya tawagan. Ay, naku, ito talagang Mami mo. Pero Carlo, kailangan kanya talaga ngayon eh. Kahit tawagan mo lang siya, hirap na nga yung Mami mo sa sitwasyon ninyong dalawa. Alam mo, nangangayayat na yun. Hindi na nga kumakain, hindi na nga natutulog. Napupuyat sa kakaisip sa kung anong mangyayari sa inyong dalawa. Saan niyo po nakita ang Mami ko? Ha? Sa Baguio. Dinalaw ko siya. Nandito siya, di ba? Nasaan siya? Sa bahay. Anong ginagawa niya dito? Alam mo, kayo na lang mag-usap ng Mami mo, ha? Kailangan ko na umalis, ha? Ha, anak? Sige po. Nice meeting you. Uy, Mare! Aga nga yun ba? Eh, nakahiga ka pa rin dyan? Evelyn, magmula nung nawala si Rico, ganyan ka na lang araw-araw. Uy, may nakabubuti sa'yo yung nagmumukmuka ng ganyan. Gumalaw-galaw ka naman, ha? Tumayo ka dyan. Maglakad-lakad ka. Alika, magpahangin muna tayo sa labas. Alam mo, Malu. Ang dami-dami pang gustong gawin ni Rico pag nakalabas siya ng ospital. Ang dami niyang plano. Malala na pala yung sakit niya, pero kahit kailan di siya nawala ng pag-asa. Pero tingnan mo naman anong nangyari sa kanya. So, sa palagay mo, binigyan ka na ng lisensya ni Rico na humiga ka na lang dyan at hintayin mo ang kamatayan, Evelyn. Ganun ba? Evelyn, hindi ka naman mamamatay eh. Alam kong hindi nararamdaman ang katawan mo ngayon, pero di ba sabi naman ng doktor, ang ganda naman daw ng reaction ng katawan mo sa chemo. Mare, malaki naman ang pag-aasa mong mabuhay eh. Ha? Tawang ko. Lahat na lang ng pag-asa na wala na sa akin mula nung nawala si Rico. Evelyn, ano ka ba naman? Ang dami-dami mong rason para mabuhay. Ako. Tsaka ay panak mo. Evelyn, huwag ka sanang magagalit, ha? Pero alam na ni Carlong nandito ka. Anong nangyari yun? Kanina kasi nagpunta ako sa mall. Nakita ko siya. Medyo nadulas ako eh. Nasabi kong nandito ka sa akin. Malo naman. Bakit mo naman ginawa yun? Eh, baka pumunta dito si Carlo. Ayoko makita niya na ganito itsura ko. Ano sasabihin ko sa kanya? Evelyn, siguro panahon na. Panahon na para harapin mo ang anak mo. Hmm.
Joey. Hi, Jason. Hello. Alam mo, okay talaga na malapit lang yung bahay namin sa inyo. At least, pwede kitang dalawin kahit kailan. Naalala ko, pag nagigitara ka ng ganyan, ibig sabihin may problema. Anong problema? Nag-aaway ba kayo dahil sa akin? Hindi mo kasi kasalanan eh. Sinigur ko kasi hindi niya naintindihan. Masyado siyang na-insecure sa'yo. Hey, nakakagulo ata ako eh. Mas mabuti na lang siguro yung hindi mo na tayo magkita. Hindi. Dapat kasi naintindihan ni Nicole. Eh, bago pa naman kasi naging kami. Magkaibigan na tayo. Isi ka lang ha. Siguro ano, mas mabuti na umalis na muna ako. Uwi na ako. Ano? Nagsumbong na ba sa'yo yung best friend mo? Jason, kung ano man yung problema niyo ni Nicole, sana maayos niyo na. Eh, sana naman. Huwag ka na rin makialam doon sa problema namin ni Nicole. Yatang nagkakaproblema kay ni Jason, ha? Paano ba yan? Mukhang mawawalan ka na ng kakampi. Ewan ko nga ba sa'yo? Bakit mo pa pinagsisiksik ka ng sarili mo sa pamilya namin? Hindi ako ang nakikisiksik. Alam ko na rin ang totoo. Anong totoo? Paano niyo inagaw ang daddy ko sa mami ko? Alam ko na rin na hindi kayong totoo mahal ng daddy ko eh. Dahil hanggang ngayon, ang mami ko pa rin ang mahal niya. Come on, come on, come on, come on. Oh, shoot. Oh, man. Oh, otay, hindi na pala. Kain na tayo. Justin, tulungan mo, Justin. Otay, kamusta biyahe? Malaki ba kita ngayon? Ayos lang. Joeyboy, pwede ba kitang makausap sandali? Hinihintay. Pwede ba layo naman si Casey? Otay, ano ba nakain niyo? Wala naman. Pag-isip-sip ko lang. Mas mabuti siguro na ikaw nang humiwalay sa kanya. Tay naman, alam niyo namang loves ko si Casey. Hindi ko magagawa yun. Pero anak, wala kang choice eh. Anong ibig niyo sabihin? Mula ngayon, Joeyboy, pinagbabawal ko na makipagkita ka doon kay Casey Espinosa na yun. Mami, anong ginagawa niyo dito? Hindi na importante yun. Ikaw ang ginagawa mo dito. Mami, hindi ko na talaga kaya doon. Sasama na ako sa'yo. Ba-
Bakit hindi na lang tayo umalis dito? Ikaw, ako, tsaka si Daddy. Bakit hindi na lang ulit kayo magsama para mabuo na yung pamilya natin? Yung pamilya pinagsasasabi mo. Wala naman tayong pamilya. Kahit kailan di tayo naging pamilya. Pero ikaw pa rin ang mahal niya. Hindi ko na siya mahal. Kundi mo na talaga mahal si Daddy. Kahit mami ako na lang. Kunin niyo na ako, oh. Mami, hindi ko na talaga kaya dun eh. Kumbalik na tayo sa Baguio. Mami tayong dalawa. Kala mo ba gusto pa kitang kasama? Kala may sarili na akong buhay ngayon. Wala na akong anak na kailangan alagaan at suportahan. Lahat ng gusto kong gawin, nagagawa ko. Wala nakikialam sa akin. At tagal ko rin naman nagtiis eh. Akala mo ba? Masarap ang buhay ko nung kasama kita? Hindi! Pero, Mami, kailangan na kailangan kita. Mami... Hindi kita kailangan! Hindi mo ba ako naiintindihan? Hindi na kita mahal! Kaya bumalik ka na doon sa daddy mo. Pabayaan mo na ako. At pag tinatayo tayo, umalis ka na. Bumalik ka na sa daddy mo. Hindi kita kailangan. Umalis ka dyan! Umalis ka na! Ewan ko nga ba sa'yo? Bakit mo pa pinagsisiksik ka ng sarili mo sa pamilya namin? Hindi ako ang nakikisiksik. Alam ko na rin ang totoo. Anong totoo? Paano niyo inagaw ang daddy ko sa mami ko? Alam ko na rin na hindi kayong totoo mahal ng daddy ko eh. Dahil hanggang ngayon, ang mami ko pa rin ang mahal niya. Hindi kita kailangan. Hindi mo ba ako naiintindihan? Hindi na kita mahal. Kaya bumalik ka na doon sa daddy mo. Pabayaan mo na ako. At pag natayo tayo dito, umalis ka na. Bumalik ka na sa daddy mo. Hindi na kailangan. Umalis ka dyan! Evelyn, ano ba nangyari? Tumating si Carlo eh. Oh, nasaan na siya? Pinaalis ko. Pinagtabuyan ko yung sarili kong anak. Evelyn, bakit mo pinahihirapan ang sarili mo ng ganyan? Yun lang naman ang paraan para bumalik siya kay Bong. Yun lang. Yun lang. Yun lang. Pero tingnan mo ang ginagawa mo. Parehas kayong nasasaktan. Ano kailangan kong gawin yun eh? Hindi na kami pwede magsama ni Carlo. Paano kapag... Ano kapag nawala na ako?
So, tingin ko yun ang dapat kong gawin eh. Tama lang yung ganito. Kailangan mo totoo si Carlo makisama sa bago niyong pamilya. Kailangan mo totoo siyang mabuhay nang wala ako. Tapos, Lola, nilabas niya yung baril niya. Ano yun, lata? O plastic? Hindi, Lola. Totoong baril. Totoong baril? Opo, tinutukan niya pa nga si Kuya Ken eh. Parang ganito. Tinutukan ng totoong baril? Opo. Tsaka mukhang kay Mang Bugs nga yung baril na yun eh. Siguro, kung hindi lang siya pinigil ng kaibigan niya, naku, patay na si Kuya Ken ngayon. Tsaka tinaas niya pa nga yung baril, sabi pinuputok ng ganun. Pinaputok ang baril? Opo. Naku, kung hindi lang siya pinigil, naku, wala na si Kuya Ken ngayon. Totoong baril? Opo. Tinaas, pinaputok, tinutukan si Ken? Nasaan si Ken? 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 Ken, halika nga rito. Pa. Pa. Totoo ba na tinutukan ka ng totoong baril nitong si Kiko at pinaputok pa? Opo. Nag-aaway ba kayo? Hindi po. Abusado yung Kiko na yan, ha? Porke pulis ang tatay niya? Paraan niya ko. Teka, Lola, saan kayo pupunta? Opo. Hindi nila magaganyan-ganyan ang apo ko, ha? Susugod ako! Sama ako, Lola! Sugod ako, Lola! Carlo, gabi na. Ano nga nagawa mo dito? Hindi ko na talaga alam kung saan ako pupunta eh. Anong nangyari? Pinuntahan ko si Mami. Nicole, hindi niya na daw ako mahal. Carlo, I'm sure hindi totoo yan. Hindi totoo. Nicole, pinagtabuyan niya ako. Sabi niya sa akin, masaya na siya na nag-iisa. Sabi niya sa akin, hindi niya na rin ako kailangan. Sabi niya rin sa akin, hindi niya na ako mahal. Kami ni Daddy. Nicole, hindi niya na kami mahal. Alam mo bakit siya ganun? Anak niya ako, di ba? Bakit ayaw niya sa akin? Ano klase siyang ina? Carlo, mabuti pa siguro umuwi ka na. Gabi na eh. Baka hinahanap ka na sa inyo. Hindi na ako makakabalik sa amin. Bakit? Nag-away kami ni Tita Marisa. Sinampal niya ako. Hindi ko na ayoko na bumalik doon. Anong gagawin mo ngayon? Saan ka pupunta? Ikaw ko. Bahala na, Nicole. Sorry, naistorbo pa kita. Kailangan ko lang talaga nakausap. Carlo, alam mo naman na kahit ano pong mangyari sa'yo, nandito lang ako para sa'yo, di ba? Saan ka ba talaga pupunta? Ewan ko. Bahala na. Carlo, gusto mo dito ka na muna magpalipas ng gabi? Ha? Paano si Ama? Mami mo? Bahala na. Itatago kita sa kanila. Basta ang alam ko, hindi ako mapakali hanggat hindi ko alam na maayos na yung kalagayan mo. Mas mabuti pa siguro dito ka na lang.
Sabihin mo sa akin ang totoo. Mahal mo pa ba si Evelyn? Pwede ba mali sa nagtatrabaho ko? Sagutin mo ang tanong ko. Mahal mo pa ba si Evelyn? Saan mo naman nakuha ang ideyang yan? Sa anak mong bastardo. Kay Carlo? Saan na naman niya? Nasaan si Carlo? Wala. Umalis. At mas mabuti kung hindi na siya babalik. This cannot be! This cannot be! What? Walang makakapigil sa akin sa paliligaw ko kay Casey. Kahit si tatay. I hate to point this out to you, but I think Uncle Johnny just did. I think that's what you meant when you said you can't see Casey Espinoza anymore. No! I will not stop loving her! Never! What are you going to do? Kailangan ko makita si Casey. Kailangan ko siya makausap. Oh, I don't think that's a very good idea, because Uncle Johnny's going to come back from his pasada anytime now, and when he finds out that you went to go see Casey, you're going to be in big trouble. That's why. You not tell him, okay? Just keep your mouth shut. Okay? But Joeyboy! Kiko! Kiko, lumabas ka dyan! Hindi ako natatakot sa'yo! Kiko! Halika dito! Lumabas ka dyan! Hindi ako natatakot sa'yo! Sige, ilabas ang baril mo! Ano ba problema? Ikaw! Alam mo natatakot ako sa'yo? Sige, ilabas ang baril mo! Teka, sandali. Ano ba nangyayari dito? Aba, yung anak mo, tinutukan ng aking apo, si Ken, ng baril! Totoo ba yun? Eh, sila naman nauna eh. Totoo ba yun? Oo, pero sila talaga nauna. Pasok mo sa loob. Wala ang nauna, mga sira ulo kayo! What am I going to tell Uncle Johnny if he looks for Joeyboy? I know. I'll tell him he went to go play basketball with his friends. But why didn't I go with him? Maybe I'll tell him that I went to go see Girlie next door. But if he goes there and checks, Justin, what am I going to tell Uncle Johnny? What? What will you tell me? Where's Joeyboy? Joeyboy went to go see Casey, and I'm not supposed to tell you, but I just did. Didn't I? Is he going to be in a lot of trouble? Pambira ka, Kiko. Bakit mo ba tinutukan ng baril si Ken? Oo nga, bakit mo tinutukan ng baril yung kaibigan ko? At sino may sabi sa'yo, pwede mong pakialaman yung baril ko? Hindi ba, kabilin-bilin ako, walang pwede gumalaw sa baril ko? Hindi naman ako may kasalanan, Tay. Sila tong nauna. Eh, wala namang ginagawa sa'yo yung tao, eh. Ikaw nga dyan, palagi mo siya pinagtitripan, eh. Anong wala? Alam mo yung magaling mong manliligaw, tignan mo ginawa sa akin. Pinaputukan ako ng labintador. Ha? Sino ngayon may kasalanan? Ako yung magaling mong manliligaw. Tignan mo nga, oh. Casey. Joeyboy. Nasaan na yung monster? Tulog na. Tulog na? Mabuti naman. Alam mo yung tatay ko mukhang nahawa na rin yata. Nagbabawalan na rin ako makapagkita sa'yo. Paano yan? Pareho na tayo. Bahala sila. Ano kaya kung huwag na muna tayo magkita para wala nang gulo? Yun ba yung gusto mo? Hindi. Eh, yun naman pala eh. Alam mo ako, kahit anong gulo, kakayanin ko. Basta, makasama lang kita. Talaga? Oo, oh, loves kita eh. Kahit na dumating yung tatay mo na galit na galit? Kahit dumating yung tatay ko na galit na galit. Buti na lang. Ayan na siya, oh. Joeyboy! I'm sorry, Joeyboy. He made me tell.
Hindi ba't pinagbawalan na kitang makipagkita diyan kay Casey? Pero tay. Anong pero-pero? Uwi! Halika, amoy tayo! Anong nangyayari dito? Kayo na naman? Sinusundo ko na ang anak ko. At hindi ako papayag na mapunta ang anak ko sa isang tulad mong social climber. Excuse me! Mas lalong hindi ako papayag na mapunta ang anak ko sa isang pipitsuging taxi driver tulad nyo! Casey, pasok! 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 Uwi na, uwi na, uwi na! Oh, ito, latag mo na. Nicole, sure ka ba? Baka mapagalitan ka. Eh, hindi naman nila malalaman eh. Buti pa, magpahinga na tayo. Late na eh, okay? Pasensya ka na pala. Sasahig ka muna matutulog. Okay lang yun. Salamat ah. Alam ko naman na kapag ako yung nagka-problema, gagawin mo rin ito para sa akin eh. Sige na. Ano, tuloy tayo? Good night, Nicole. Good night, Carlo. Natin to. Ano ba talaga nangyari? Ay, yun na nga. Bigla na lang pumunta itong si Kiko sa mga apo ko. Tinutukan ang baril yan si Ken at hindi pa nakontento. Tinaas ang baril, pinaputok pa! Totoo ba to? Eh, totoo nga ho yun, Chairman. Pero kaya lang naman nung nagawa ni Kiko yun dahil nabigla siya. Ito naman kasi si Ken eh. Tinakunan ng labintador tong anak ko. Ayan, nasugatan tuloy. Gimmick lang yun. Wala mong sugat yun. Anong gimmick? Masakit. Hindi may sugat. Hindi sinasadya ng apo ko na tapunan ng labentador yung anak mo. Nagkataon lang na ang anak mo nandun, kaya tinamaan. Eh, kasi ba naman kung hindi pa naman tatanga-tanga eh? Ba't hindi naman tinitingnan ng dinadaanan? Sinadya ho ni Ken yun. Nakita ko pa nga sila nagtatawa ng pagkatapos eh. Eh, kaya lang naman kami nagtatawa na kasi nagjo-joke time kami ni Bullet. Ang sabihin niyo, gumaganti na ngayon dahil nakikita niyo pinapahirapan ko to si Ken sa panliligaw sa kapatid. Eh, bakit naman kasi sasama-sama ka sa pagpapahirap? Ikaw bang nililigawan? Sandali! Kaya tayo nandito para magkaayos. Alam mo, Kiko, hindi naman sinasadya ni Ken na tapunan ka ng labintador. Ikaw naman, Ken, hindi naman sinasadya ni Kiko na tutukan ka ng barel. Nabigla lang siya. Pwede ba? Patawarin nyo na isa't isa? At magkamay na kayo? Hindi kami makikipagkasundo. Ano? Basta na lang namin papatawarin yan, yung Kiko na yan? Basta-basta na lang gagawin namin yun? Eh ano? Eh kung biglang mabigla na naman yan, tutukan ng barila mga tao dyan sa barangay. Eh kung pumutok, may madisgrasya. Eh baka naman kasi nakainom yan o kaya drug addict? Abay, pinagbibigtangan mo ba ang addictuhan ako? Hindi drug addictuhan ako! Eh paano mo malalaman yan? Eh lagi ka namang wala sa bahay dahil kasi nanguhuli ka ng kriminal. Eh ano kaya? Hulihin mo yung anak mo. Lalo hindi kriminal tong anak ko. Ay, anong tawag mo dyan sa nanunutok na baril? Palibasa yung mga baril mo eh. Nagkalat-kalat sa bahay. Ano naibig mo sabihin? Pinalalabas mo na masama ako magulang. Hindi ko kaya alagayan anak ko, kaya naging kriminal anak ko. Ganon. Sandali. Alam nyo, kaya tayo nandito para maayos natin to. Hindi para kayo mag-away. Hindi kami makikipagkasundo. Eh, lalo na kami.